Nang hapong iyon ay maagang umuwi si Aling Martha. Isa itong guro sa elementarya. Dumaan muna ito sa inuupahang bahay ni Sandra upang iabot sa dalagang pera na benta sa ulam na dinala nito sa school. Sandra! Tawag ng babae sa dalaga. Kanina pa ito kumakatok sa labas ng pinto pero walang tugon mula sa dalaga. Sandra! Nagtaka naman ang babae dahil hindi naman ugali ng dalaga ang umalis ng bahay. Umaalis lang ito sa tuwing madaling araw para mamalengke. Kinabahan ito, kaya dali-dali nitong hinanap sa sokbet itong bag ang duplicate key sa paupahan nitong bahay. Ganon na lamang rumehistrong takot sa mukha nito nang makitang nakahandusay sa sahig ang dalaga. Diyos ko, ano nangyari sa iyo, Sandra? Mabilis na nilapitan ng babae ang walang mali na dalaga at pinulsuhan. Nakahinga naman ito ng maluwag nang maramdaman nito ang tibok ng puso ng dalaga. Saglit na iniwan ni Aling Martha ang dalaga. Lumabas ito upang humingi ng tulong. Isang tricycle driver na kakilala ng babae ang tumulong at magkatulong ang dalawa na isinakay sa loob ng tricycle si Sandra. Sa isang malapit na ospital, dinala ni Aling Martha si Sandra. Wala pa ring malay ang dalaga. Agad naman inasikaso ng mga nurse si Sandra. Hindi naman mapakali si Aling Martha. Panay ang lakad nito sa harapan ng silid kung saan naroon ang dalaga. Maya-maya ay may lumabas sa doktor. Ang doktor na sumuri kay Sandra. Ma'am, kayo po ba ang ina ng pasyente? Tanong ng babaeng doktor kay Aling Martha. Hindi po, Dok. Sagot naman ni Aling Martha. Ako ang kasera sa inuupahan niyang bahay. Kamusta naman po ang pasyente? Sumunod kayo sa akin, sabi ng doktor. Nagtataka man, sinundan din ito ng babae. Pumasok sila sa opisina ng doktor. May malubhabong karangadaman ng pasyente? Agad na tanong ni Aling Martha nang makapo ito. Hindi ko alam kung gaano siya katagal na wala ng malay. Sana naman ay okay lang siya. Mrs., ayos naman ang pasyente. Salamat naman kung ganoon. Tuwang bulalas ng babae. Ilang taon na hubang pasyente? 18. May nobyo? Sa pagkakaalam ko ay wala. Medyo naguguluhang sagot ni Aling Martha. Mag-isa lang siyang naninirahan sa kanyang inuupahang bahay at kahit minsan hindi ko siya nakitang nag-entertain ng manliligaw dahil abala siya sa kanyang karinderya. Okay. Tumatango ang ulo na sabi ng doktor. The patient is 1 month pregnant. Ano ho? Kamuntik nang mahulog si Aling Martha sa kinauupuan nito. Tama bang narinig ko? Buntis si Sandra? Yes, sagot ng doktor. Malakas naman ang resistensya ng pasyente. Ang nangyari sa kanya ay isa sa mga sintomas na buntis siya. Kailangan din niya ng sapat na pahinga. Naguguluhan pa rin ako, Dok. Hindi pa rin kasi makapaniwala ang babae na buntis ang dalaga. Nasaan ba mga magulang niya? Tukoy ng doktor kay Sandra. Ulila na siyang lubos. Mag-isa lang niyang binubuhay ang kanyang sarili. Kung gayon, higit na kailangan niyang iyong pangunawa bilang kanyang kasera. Kausapin mo siya sa paraang alam mo na hindi kakasama ng kanyang kalooban. Buntis ang pasyente kaya hindi siya dapat ma-stress. Tumango naman si Aling Martha. Naawa din naman ito kay Sandra, lalo na ngayon na kailangan ito ng gabay. Ito pala mga vitamins na kailangan ng pasyente. Inabot ng doktora ang kapirasong papel sa babae. Salamat, Dok. Baka gising na ang pasyente. Pwede mo na siyang puntahan at kausapin. Tumayo na nga si Aling Martha. Magalang itong nagpaalam sa doktor na lalabas na sa silid na iyon. Agad naman itong tinungo ang kinaroroon ni Sandra. Aling Martha! Wika ni Sandra na makita itong pumasok ng silid. Alam kong narito ako sa ospital. Ano po ba nangyari sa akin? Hinintay muna ni Aling Martha ang nurse na makalabas ng silid bago ito naupo sa gilid ng kama na kinahihigaan ni Sandra. Nanonood lang ako ng TV nang bigla akong makaramdam ng pagkahilo. Tapos bigla na lang nagdilim ang paligid. Wala na akong matandaan sa sumunod na nangyari. Sandra, huwag mo sanang mamasamain ang tatanong ko sa iyo, ha? Malumanin na sabi ni Aling Martha. Tinitimbang nito ang magiging saloobin ng dalaga. May nobyo ka ba? Po! Napangiti siya sa tanong na iyon ng kanyang kasera.
Anong klaseng tanong naman yan, Aling Martha? Sagutin mo lang ang tanong ko. Sabi pa nito. Wala po ako nobyo. Matapat niyang sagot. Bakit po ba? Nasundan ang tingin ni Sandra ang kamay ni Aling Martha nang gagapin nito ang kamay niya at marahang pinisil. Sandra, hindi mo naman kailangan magsinungaling. Pero nagsasabi po ako ng totoo. Aniya, wala po talaga ako nobyo. Ano mo ba nangyayari sa akin? Buntis ka, Sandra. Parang bomba sa kanyang pandinig ang sinabi ni Aling Martha. Nagbibiro po ba kayo? Umiling ito. Hindi ako nagbibiro. Buntis ka at isang buwan na. Hindi siya nakaimik. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Nawiwindang pa rin ang utak niya sa nalaman. Isang beses lang niyang pinagkaloob ang sarili kay George. At kahit na minsan, hindi sumagi sa kanyang isipan na may mabubuong binhi sa kanyang sinapupunan. Binhi ng isang pagkakamali. Ngunit ituturing niya itong isang magandang regalo na dumating sa kanyang buhay. Ngayon, hindi na siya mag-iisa sa buhay. May makakasama na siya, ang kanyang anak. Naluluha ang mga mata na sinapo ni Sandra ang kanyang puson. Wala pa siyang makapanaumbok pero alam na niyang may buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Pwede ko bang malaman kung paano nangyari ito? Tanong sa kanya ni Aling Martha. Tinutukoy nito ang kanyang pagdadalang tao. Huminga muna ng malalim si Sandra. Kinuwento niya rito kung paano niya nakilala ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Maging ang kanyang lagawang pamimikot sa binata ay inamin niya rin dito. Huwag niyo po sana akong husgahan, Aling Martha. Alam ko po na nagkamali ako at pinagsisisihan ko na yun. Nagkamali ako sa lalaking minahal at nabuo ang batang nasa sinapupunan ko dahil din sa isang pagkakamali. Ang batang nasa sinapupunan ko ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi bunga ng galit ng kanyang ama. Umiiyak niyang sabi. Niyakap naman siya ni Aling Martha. Maaaring bunga nga ng isang pagkakamali ang iyong magiging anak, ngunit bunga naman siya ng tapat mong pag-ibig sa kanyang ama. Pag-aalo nito sa kanya. Ako man ay katulad mo, Sandra. Umibig at hindi pinili. Kaya naman lahat ng pagmamahal na alam ko, binuhos ko sa aking anak. At huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kita. Ang mapapayo ko lang sa'yo, mahalin mo ang iyong anak. Maging mabuti kang ina sa kanya. Maraming salamat po. Humihikbing sabi niya. Pinapangako ko na hindi ko pababayaan na magiging anak ko. Mamahalin ko siya, nahigit pa sa buhay ko. Nang hapon ding iyon, pinayagan na makauwi si Sandra. Pinakinggan niyang mabuti ang lahat ng bilin sa kanya ng ubigayni. Mga dapat at hindi niya dapat gawin. At maging sa pag-inom ng mga vitamins niya. Samantala, hindi pa rin tumigil si George sa paghanap kay Sandra. Pabalik-balik siya sa school upang magtanong. Ginaluga din niya ang mga bahay ng mga naging kaibigan nito sa school at maging ang bahay ng mga lalaking nagtangkang manligaw dito. Ngunit wala rin alam ang mga ito. Bagamat nakatanggap siya ng money order na nanggaling sa Sandaan na Maynila, ay nagbabaka sakali pa siyang puntahan ng dalaga sa baryo. At agad na hinanap niya si Mang Kanor. Napag-alaman niyang nanggaling nga roon si Sandra, 4 na buwan na nakakaraan, para ibenta lamang ang kapirasan nitong lupa kasama ng dampa. Tinanong niya ang matanda kung may nalalaman ba ito kung saan niya maaaring matagpuan si Sandra. Ngunit gaya ng kanyang inaasahan, wala rin itong alam. Bigo siyang muling magbalik sa Maynila. Ngunit hindi pa rin tumigil si George sa paghahanap sa dalaga. Hanggang sa makalipas pa ang ilang buwan na hindi pa rin niya ito matagpuan. 6 na buwan na nakalipas, kasabay ng paglaki ng siya ni Sandra at talagang hindi na maitago iyon. Kahit alam niyang pagchichismisan siya ng mga kapitbahay o mga kakilala, hindi siya nagkulong sa inuupahan niyang bahay. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga ito sa kanya. At sa tulong at payo ng kanyang kasera, hindi naman siya nahirapan sa kanyang pagbubuntis. Nagsumikap siya ng husto para mapaunlad niya ang kunting pera na pinuhunan niya sa karinder niya. Hindi naging sagabal sa kanya ang kanyang pagdadalang tao. Patuloy pa rin siya sa pagluluto at tulad ng dati, marami pa rin siyang naging suki dahil mura na ay masarap pa. Alam mo, Sandra, sa tingin ko sa iyo aasenso ka. Napakasipag mo kasi. Wika ng isang empleyada ng hotel
nang bumili ito ng ulam sa kanya. Kailangan ko lang ho talagang magsipag. Wala na ho akong ibang maaasahan sa buhay dahil ulila na ako. At ang ama naman na magiging anak ko, siguradong may asawa na ngayon. Nakangiti pa niyang sabi kahit ang totoo ay nalulungkot siya. Ayaw niya lang ipakita ang totoong nararamdaman niya. Ilang buwan na nga pala yung tiyan mo? Tanong pa nito sa kanya. 6 na buwan na po. Napakabata mo pa para maging isang ina. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Basta tumawag ka lang sa akin pag may kailangan ka. Maraming salamat ho sa inyo. Gumagahan ho ang pakiramdam ko kapag nakakausap kayo. Para na rin kasi ako nagkaroon ng kapatid na katatanda sa akin. Matapat niyang sabi. Samantala, kinausap naman ni George si Cindy na ipagpalibad muna ang plano nilang kasal sa usapang magbibigay siya rito ng 25,000 pesos a month for her prenatal check-up. Ngunit pagkapanganak nito, muli nilang pag-uusapan ang kanilang magiging kasal. Lasing ka na naman! Galit na pula ni Claudia sa anak na mapagbuksan niya ito ng pinto sa gabing iyon. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan ha, George? Balak mo ba talagang sirain ang buhay mo? Hi ma! Namumungay ang mga matang bati niya sa ina. Susuray-suray na pumasok siya ng bahay. Matagal nang nasira ang buhay ko. Simula nang iwanan ako ni Sandra, ma. Inis na sumunod si Claudia sa anak. Araw-araw mong hinahanap ang ayaw magpakita sa'yo. Samantalang nariyan naman si Cindy. Kung wala ka ng pag-ibig sa kanya, kahit sa magiging anak mo na lang, maging responsable ka naman. Hindi ko naman pinababayaan si Cindy. Sumasama naman ako sa kanya sa tuwing nagpapacheck up siya. Binibigay ko ang lahat ng kailangan niya at ang kumpanya, hindi ko rin naman pinababayaan. Pangangatwiran pa ng binata bago pabagsak na nahiga sa sofa. Pero hindi pa rin iyon sapat, anak. Inaamin ko, hindi ko gusto si Cindy para sa'yo. Pero madalas mo siyang ipagtanggol sa akin noon. At nang malaman ko na dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang aking kauna-unahang apo, unti-unti ko na rin tinanggap sa puso ko si Cindy, alang-alang sa apo ko. Can you leave me alone, ma? Pakiusap niya sa ina. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Araw-araw na lang silang nagtatalo ng kanyang ina. Napasapo sa noo si Claudia. Good Lord, George! Hindi ko na alam kung anong gagawin ka sa'yo. Ayusin mo ang sarili mo. Malapit ka ng maging ama. At ikaw mismo nagsabi na ayaw mong matulad ang anak mo sa nangyayari sa inyong magkapatid. Ma, please! Fine! Pagsuko ni Claudia sa anak. Umalis ito ng sala at nagtungo sa sariling silid. Naiwang mag-isa sa sala si George. Bumangon siya at naupo. Pinag-isipan niyang mabuti ang mga sinabi ng kanyang ina. May pagtutol sa kanyang puso na tuluyang kalimutan si Sandra. Susubukan niyang muling ibalik ang nawala niyang pag-ibig kay Cindy, alang-alang sa kanilang magiging anak. Ngunit naroon pa rin sa puso niya ang pag-asang muling makita si Sandra. Muling nahiga sa sofa si George at hindi na malaya na siya'y nakatulog. Mababaw pa lang ang tulog ni George, kaya naman agad itong nagising nang maramdaman na may tumapik sa kanyang pisngi. Inis na ungol ng binata. Pinilit itong idilat ang mga mata. Bumangon ka kuya, may pag-uusapan tayo. Niyugyog naman ni James ang balikat ng kapatid. Bukas na lang, gusto ko matulog. Muling pumikit si George. Hindi na to pwedeng ipagpabukas. Pangungulit pa ni James. May dapat kang malaman tungkol kay Cindy. Ano naman ang tungkol sa kanya? Tanong niya sa kapatid kahit hindi naman siya interesado sa sasabihin nito. Naalala mo yung gabing nag-celebrate ng karawan niya si Sandra? Siyempre, naaalala niya dahil yun ang gabi na nagsimulang magulo ang mundo niya. At ang katotohanan siya ang unang lalaking umangkin kay Sandra. Hindi siya sumagot, nanatiling nakapikit ang mga mata niya. Totoo ang sinasabi sa'yo ni Sandra, niloloko ka lang ni Cindy. At totoong hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi gumawa ng kasinungalingan si Sandra para masira sa'yo si Cindy. Bigla ang mulat ng kanyang mga mata sa narinig. Tila nawala ang espiritu ng alak sa kanyang katawan. Bumangon siya at naupo sa sofa. Totoo ba ang sinasabi mo? Tanong niya. Naupo sa tabi niya ang kapatid. Sa totoo lang kuya,
Matagal ko lang alam na pinagtataksilan ka ni Cindy. Hindi ko lang agad nasabi sa'yo dahil gusto kong maibidensya kung mapapakita sa'yo. Pag-amin ni James sa kapatid. And I'm sorry, dahil naging tikaw ang bibig ko. When? Nung araw na mawala ka, madalas kong makita magkasama si Cindy at Joseph. Magpinsan silang dalawa. Hindi kuya, pagtatama ni James. Nagsinungaling sa atin si Cindy. Palihim kong pinaimbestigahan si Cindy at Joseph. At sa tulong ng kaibigan kong si Mark, napag-alaman ko na high school sweetheart pa lang dalawa. At narito ang ilang litrato na magpapatunay na may relasyon silang dalawa. Inisa-isa ni George ang mga litrato na binigay ng kapatid. May kuha ng larawan na magkasama si Cindy at Joseph sa ospital kung saan nagpapaprenatal check-up si Cindy. Meron ding kuha ng larawan na magkasama ang dalawa sa bahay ng babae na masayang magkayakap. Habang tinitingnan niya isa-isa ang mga litrato, ay may umagaw sa kanyang atensyon. Isang bagay na pamilyar sa kanya. Nakikilala kong maskarang ito. Bulalas niya at ipinakita sa kapatid ang bagay na nasa litrato. Ito ang maskara ng suot ng taong bumalil sa akin bago ako mahulog sa dagat. At base sa kanyang katawan, siya ang babae. May namuong hinala sa isipan ni George na ang babaeng nakasuot na maskara at bumaril sa kanya ay walang iba kundi si Cindy. Ngunit bakit? Tanong niya sa sarili. Kahit minsan, hindi niya pinaghilalaan si Cindy na may binabalak na palitong masama sa kanya. Ito ang voice recorder na magpapatunay na hindi ikaw ang ama ng pinagbubuntis ni Cindy. Binigay sa kanya ng kapatid ang device. Hindi totoong isang buwan siyang buntis nang sabihin niya ito sa iyo. Dahil ang totoo, dalawang buwan na ang bata sa sinapupunan niya. Tinakot ni Cindy ang kaibigan nitong OB-GYNE na gawing peke ang resulta ng ultrasound nito. Wait! Nakataas ang isang kamay ni George. Naguguluhan pa rin ako. Papaano itong nagawa ni Cindy sa akin nang hindi ko man lang nalalaman? Dahil noon, nabulag ka ng iyong pag-ibig sa kanya. Kaya nga sinundan agad kita sa bahay ni Cindy nang malaman ko na umalis ka dahil alam kong mapapahama ka. Ngunit ang nangyari, nalagay sa peligro ang buhay ni Sandra. Nakaramdam siya ng habag para kay Sandra. Pinagsalitaan niya ito ng hindi maganda at pinagbintangan pa na gumagawa ng mga kasinungalingan para hadlangan ang balak niyang pagpapakasal kay Cindy. May tape recorder din dito na naglalaman ng mga pag-uusap ng dalawa sa telepono. Kaya kanila gustong patayin para makuha ni Cindy ang pera manggagaling sa life insurance mo. At ito pa, isang magaling na IT specialist sa Joseph Cardiente. At napatunayan ko, siya ang nagbabalak sumubok mag-hack sa system company natin. Siya ang nagnakaw ng iyong identity online. Sa pangatlong pagkakataon, binala ka nilang puning patayin. Ngunit nabago ang plano nila nang mabuntis si Cindy. At sa araw mismo ng inyong magiging kasal, dun ka nila papatayin. Mahabang paliwanag pa ng kanyang kapatid. At si Kuya Michael, siya ang nagpaimbestiga sa iyong pagkawala. Magkasama kaming nagpunta sa isla para hanapin ka. Sa CCTV footage na panood namin kahapon, si Cindy nga babaeng bumaril sa iyo habang naglalayag ka sakay ng service ferry na maghahatid sa iyo sa isla. Sapat na iyong dahilan para paniwalaan niya ang mga sinasabi ng kanyang kapatid laban sa dating nobya. Magsasampa ako ng kaso sa kanilang dalawa. Dapat lang nilang pagbayaran ang mga ginawa nilang pagtatangka sa buhay ko at ang mga panlulokong ginawa nila sa akin ni Cindy. Mariing wika niya. Dala ng galit, kinayumos niya ang ilang litrato na nasa kamay niya. Pagkalipas ng ilang buwan, October 7 taong 2014, nang magsilang si Sandra. Isang napakalusog na batang babae. 7.3 pounds ito. At sumikdo ang dibdib niya na makita ang inak dahil kahawig na hawig ito ng kanyang ama. Hindi niya napigilan ng mapaluha nang itabi sa kinahihigan niyang ospital bed ang anak. May ngiti sa labi na maingat niyang hinaplos ang mukha ng anak. Mahal na mahal kita anak, sabi niya habang lumuluha. Hindi man natin kasama ang iyong ama, pinapangako ko sa iyong bubusugin kita ng pagmamahal. Patawarin mo ako anak dahil naging bunga ka ng galit ng iyong ama. Ngunit biyaya ka sa akin ng Panginoon na dapat ay ingatan at mahalin na higit pa sa buhay ko. Napatingin siya sa bumukas sa pinto. Nakita niya si Aling Martha. Baka sa mukha nito ang tuwa na makita sila ng kanyang anak.
Salamat naman sa Diyos at nakaraos ka na, Sandra. At ligtas mong naipanganak ang iyong anak. Natutuwang wika ni Aling Martha. Lumapit ito sa kamang kinahihigaan niya. Ay sus! Napakagandang bata naman ang iyong anak, Sandra. Ang cute-cute! Ang sarap pisirin ng pisngi! Maraming salamat, Aling Martha. Hindi mo ako pinabayaan. Simula na magbuntis ako at makapanganak. Matapat niyang sabi. Hindi ka na iba sa amin ang anak ko, Sandra. Pamilya na rin ang turing namin sa iyo. At huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pag-aalaga ng iyong anak. Ngunit paano ho ang iyong pagtuturo sa school? Hindi ko nasasabi sa iyo. Retired teacher na ako. Malaki rin naman ang makukuha kong pera. Sapat na para matustusan ang pag-aaral sa kolehiyo ng anak kong si Bebot. May mga paupang apartment din naman ako na mapagkukuhanan ng income kada buwan. Paliwanag nito. Tsaka nabanggit mo noon sa akin na balak mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Ngayon na nakapanganak ka na, ako na ang bahala mag-alaga sa anak mo habang nag-aaral ka. Natuwa si Sandra. Isa din iyon sa bumabagabag sa kanya. Gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral, ngunit inaalala niya ang kanyang anak. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa akin, Aling Martha. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi ko po alam kung anong buhay meron ako ngayon. Hulog ka sa akin ng langit upang tuparin ang aking mga pangarap. Umiiyak niyang sabi. Luha ng kagalakan. Ipagpapatuloy ko pa rin po ang negosyo kong karindilya. Malaking tulong din yun sa akin kapag nakabalik na ako sa pag-aaral. Ikaw ang bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Wika ni Aling Martha. Maraming salamat po ulit. Ani Sandra. Natigil lamang pag-uusap nila nang umiyak ang kanyang sanggol. Abay, nagugutom na yata ang anak ko. Nakangiting sabi pa ni Aling Martha. May naisip ka na bang ipapangalan sa kanya? Meron na po, sagot niya. Inalalayan siya nitong maupo sa ibabaw ng kama. Ito na rin mismo ang bumuhat sa kanyang sanggol at inilipat sa kanyang mga bisig. Papangalanan ko po siyang Angelica Gale. Kay gandang pangalan, nababagay sa kanya dahil napakaganda niyang bata. Ngumiti siya. Aling Martha, gusto ko pong ipagamit sa anak ko ang apelido ng kanyang ama. Nasa sayo naman yun, sagot naman ito. Karapatan naman ng anak mo na gamitin ang apelido ng kanyang ama. Matanong nga kita, may bala ka bang ipaalam sa ama ng anak mo ang tungkol sa pagkakaroon ninyo ng anak? Hindi agad siya nakasagot. Malungkot na pinagmasdan niya ang kanyang anak na nakatulog sa kanyang bisig habang pinapadede niya ito. Sa ngayon ay hindi ko pa po alam. Ayoko naman po ng anak ko naman na maging dahilan ng kaguluhan sa pamilya ng kanyang ama. Malumanay niyang sabi. Nang umalis ako, ikakasal na ang lalaking mahal ko sa babaeng tunay niyang minahal. At alam ko po na masaya na silang nagsasama kasama ng kanilang anak. Nahabag naman sa kanya si Aling Martha. Hinaplos nito ang kanyang braso. Pasensya ka na, Sandra. Hindi ko naisip ang maaari mong maramdaman sa pagbanggit ko sa ama ni Angelica. Nasaktan ka tuloy ng damdamin mo. Naku, hindi po. Mabilis niyang sagot sa sinabi nito. Pinilit niyang pasayahin ang kanyang boses. Naka-move on na po ako. Hindi na po ako masasaktan. Masaya na po ako sa buhay ko. At higit pang sasaya dahil sa pagdating ni Angelica Gale sa buhay ko. Pagkaraan ng 3 araw sa ospital, nakauwi na sa kanyang inuupahang bahay si Sandra at ang kanyang baby. Parang takot na takot si Sandra na ilapag ang baby niya. Ayaw niya itong bilawan. Sa lahat ng sandali, gusto niya itong kalungin. Mabuti na lamang at laging nakaalalay sa kanya si Aling Martha. Lahat ay tinuturo nito sa kanya. Mula sa pagpapadede, pagpapaligo at pagpapalit ng diaper ng kanyang anak. Samantalang 3 buwan na nakapanganak si Cindy, wala pa rin itong kamalay-malay na alam na ni George na ito ang mastermind sa pagpapatay sa lalaki at sa totoong ama ng bata. Inilihim iyon ni George. Kahit papaano, nakaramdam din siya ng awa sa dating nobya, lalo na't kakapanganak lamang nito. Hinintay niya munang bumalik ang lakas ito bago siya magpasyang idemanda ito. Gayon din ang kalaguyo nitong si Joseph. Ano na, George? Hanggang ngayon hindi pa rin natin inaasikaso ang birth certificate ng anak natin. Apelido ko pa rin ang ginagamit ni Baby Samuel. Don't tell me na pati ba naman ang apelido mo, ipagkakait mo pa sa anak mo.
Hindi na nakatiis pa si Cindy. Pinasok na niya sa silid nito si George. Oo nga't nakatira na sila ng anak niya sa bahay ng pamilya nito, pero magkabukod naman sila ng kwarto. At hanggang ngayon, hindi pa rin matuloy-tuloy ang plano nating pagpapakasal. Kauuwi ko lang galing opisina. Huwag muna ngayon dahil pagod ako. Mahinahong sabi ni George. Umupo ito sa gilid ng kama at hinubad ang sapatos. Tigilan mo nga ako sa mga dahilan mong yan. Inis na sabi ni Cindy. Araw-araw na lang, yan ang sinasagot mo. Lagi mo na lang dinadahilan ang trabaho mo. Kahit man lang sana isang araw lang, maglaan ka naman para sa anak mo. Lalaki ang anak mo. Ayaw mo bang dalhin niya ang apelido ng ninuno mo? Hindi sumagot si George. Tumayo siya at tinalikuran nito. Ano ba? Galit na pinigilan ni Cindy sa isang braso si George. Kinakausap pa kita kaya huwag mo akong tatalikuran. Tumigil ka na, Cindy. Pinalis ni George ang kamay nito. Huwag mo akong pipilitin. Huwag pipilitin? Nanunoy ang ulit ni Cindy sa sinabi niya. Na ano? Na baka masaktan mo ko? Hindi sumagot si George. Mataman lang niya itong tinitigan sa mga mata. Nagtitimpi siya ng galit para dito. Sige, saktan mo ko. Panghahamon pa rito sa kanya. Ano na naman ba ang pinagtatalunan ninyo? Tanong ni Claudia sa dalawa. Himbing na natutulog sa bisig nito ang inaakalang apo. Ihahatid lang sana nito ang sanggol sa nursery room. Wala po, ma. Sagot ni George sa ina. Anak, baka naman pwedeng magkasundo na kayo ni Cindy, alang-alang sa aking apo. Masuyong pakiusap ni Claudia sa anak. Nakaramdam ng habag si George sa kanyang ina. Nilihim nila magkapatid ang nalalaman nila tungkol kay Cindy. At hanggang ngayon, hindi pa nito nalalaman na hindi niya totoong anak ang kinikilala nitong apo. At alam niyang masasaktan nito oras na lumabas ng katotohanan. Isang matalim na tingin ang pinukol sa kanya ni Cindy bago ito tumalikod. Lumapit ito sa kanyang ina upang kunin ang bata. Hayaan mo munang matulog ang bata, saway ni Claudia. Alangan ang ibigay nito ang sanggol kay Cindy. Aalis na kami ng anak ko sa bahay na to. Tila maiiyak na sabi ni Cindy. Balak kunin ang simpatya ni Claudia. Kinaragan nito ang anak. Babalik lamang kami rito kapag nakapagpasya na si George na ipagamit ang apelido niya sa aming anak. Cindy, huwag mo naman sanang idamay ang bata sa hindi niyang pagkakaunawaan ng anak ko. Sinubukan itong pigilan ni Claudia. Pabayaan mo siya, ma. George! Naging mabangis ang anyo ng kanyang ina nang tumingin nito sa kanya. Ano ba talaga nangyayari sa iyo, ha? Aalis si Cindy, nakasama ang anak mo. Hindi mo man lang ba siya pipigilan? Yun ang gusto niya. Bakit ko siya pipigilan? Sarkastikong sagot niya. Isang malutong na sampal ang natanggap ni George mula sa kanyang ina. Bastos ka! Patawad, ma. Lihim naman na natuwa sa kanyang nasasaksihan si Cindy. Ramdam niyang napamahal na sa ina ni George ang kanyang anak. At yun ang gagamitin niya upang mapapayag niya si George na ipagamit ang apelido nito kay Baby Samuel. May ngiti sa labing naglakad si Cindy patungo sa inuukupan nitong silid. Cindy! Tawag dito ni Claudia. Ngunit nagkunwaring walang narinig si Cindy. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng kwarto. Galit na hinarap na naman ni Claudia ang anak. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Hindi mo ba pipigil lang mag-al sa balutan si Cindy? Ma, hintay na lang natin si James. Meron kang hindi nalalaman. Bukas pa uuwi ang kapatid mo. Aalis si Cindy, kasama si Baby Samuel. Paano kung mapabayaan niya ang apo ko? Natitiyak kung hindi pababayaan ni Cindy si Baby Samuel. Pag-aalo niya sa ina. Umiiyak ito. Nauunawaan naman niya dahil napamahal na rito ang bata. Sinubukan pa rin pigilan ni Claudia ang pag-alis ni Cindy, pero wala itong nagawa. Kaya naman masamang-masama ang loob nito nang muling pumasok sa loob ng bahay. Sinubukan namang kausapin ni George ang kanyang ina, ngunit hindi siya nito pinapansin. Kaya naman, tinawagan na niya ang kapatid sa cellphone para pauwi na ito sa araw na iyon. Kailangan nilang sabihin ang totoo sa kanilang ina. Nang makauwi na si James sa kanilang bahay, hindi na nag-atubiling inasikasan ng dalawa ang mga dokumento sa kagustuhan nila na maparusahan sina Joseph at Cindy sa mga panloloko sa kanilang pamilya.
Idirimanda nga ni George ang dating nobya at gayon din ang kalaguyo nitong si Joseph. Hindi naman nagtagal ang proseso ng kaso dahil matibay at kompleto naman ang kanilang ebidensya. Kaya sa loob lamang ng isang buwan, nahatulan naman nga ito ng 12 taong pagkakabilanggo. Umiiyak na nagmamakaawa sa kanya si Cindy na huwag niya itong ipapakulong at nangakong magbabagong buhay alang-alang kay Baby Samuel. Ma, parang awa mo na. Kausapin mo si George na iurong ang demanda laban sa akin. Maawa ka kay Baby Samuel. Pagmamakaawa ni Cindy kay Claudia. Humagulhol ito ng iyak nang pinunasan na ito ng mga polis. Masama ang loob ni Claudia nang malaman na hindi nito totoong apo si Baby Samuel. Napamahal na kasi sa kanya ang bata. Ngunit bilang ina, nanaig din ang galit at puot para kay Cindy dahil napatunayang ito ang mastermind sa mga pagtatangka sa buhay ng panganay niyang anak. Ma, please! Muling pakiusap ni Cindy. Naaawa ako kay Baby Samuel, pero sa'yo? Hindi! Kung tutuusin, kulang pang 12 taon na parusa sa'yo. Dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Buhay ng anak ko ang binalak mong kunin sa akin, kaya marapat lang na pagbayaran mo mga kasalanan ginawa mo. Ma! Miss Cindy Villaflor, halika na. Dadalhin ka na namin sa iyong magiging selda. Hawak ito ng 2 pulis sa magkabilang braso. Nagpumiglas naman si Cindy. Hindi nito matanggap na mabubuhay ito sa loob ng selda ng ganoon katagal. Visit ka, George. Pagbabayaran mo itong ginawa mo sa amin. Pagbabanta sa kanya ni Joseph. Galit na nagpumiglas ito, napilit hinihila ng 2 pulis upang ipasok sa magiging selda nito. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Hindi ako dapat makulong! Hindi naman nagpakita ng takot si George sa pagbabantang iyon sa kanya ni Joseph. Kung kailangan pa ulit-ulit niya itong ipakulong, ay gagawin niya. Hindi rin naman nagtagal, nagpasya na silang umuwi. Napag-usapan nilang tungkol kay Baby Samuel. Gustong ampunin ang kanyang ina si Baby Samuel, pero nailayo na ito sa kanila ng mga magulang ni Cindy. Dahil na rin siguro sa kahihiyang dinulot ng kanyang dating nobya, ay hindi na dumalo sa huling pandinig sa korte ang mga magulang nito. At ngayong naisaayos ng lahat at nagsimulang muli si George sa paghahanap kay Sandra. Ngayong nakakulong na ang mga taong nagtatangka sa buhay ni George, ito na kaya ang simula ng maayos niyang buhay, malayo sa kapahamakan. O patuloy pa rin siyang lalamunin ng kalungkutan dahil sa paglayo ng babaeng kanyang tunay na minamahal. Maipagpatuloy kaya ni Sandra ang pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral gayong may anak siyang inaalagaan. Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.